Magandang magandang gabi po sa ating lahat at pinagpalang gabi sa para sa ating pong lahat, no? At maraming maraming salamat po at narito po kayo at patuloy na sumusubaybay at patuloy pong nanonood at sumasamba sa pagitan po ng online worship service. Ito po ay gabi ng panalangin. Ang tawag po natin dito ay Vesper Worship Service, no? Ngayong gabi pong ito ay meron po tayong pag-uusapan na isang importanteng bagay. Mahalaga po ito dahil sa tinatawag po natin hindi na po tayo total lockdown. Dahil po pagdating sa total lockdown, nasa bahay lang po tayo at isang tao lang makakalabas at napakahigpit po. Ngayon po, hindi na po tayo total lockdown. Nakakalabas na po tayo. Nakakapunta na tayo sa palengke, nakakapunta na tayo sa ating mga kaibigan, nakakapunta na tayo sa dapat natin puntahan. At in fact, kailan lang ho, ay meron tayong tinatawag na pwede na tayong punta sa restaurant kung saan tayo makakain. Yung nga lang, nandun pa rin yung tinatawag na social distancing o physical distancing. No, may nakamask pa tayo, mag-iingat pa rin tayo bago niyo hawakan ang inyong muka, inyong ilong, inyong mata, inyong bibig. Ay lagyan niyo po ng alcohol kung kayo po ay nasa labas at pag umuwi kayo ay maghugas po ng pinggan. Wag na wag niyo kakalimutan po yon. Importanteng bagay po yon. Ngayong gabing pong ito, ay meron din tayong pag-uusapan, importanteng bagay. No? At merong nangyayari sa atin, dahil nakakalabas na po tayo, ay meron pong nangyayari sa atin na dahil sa pangyayaring ito, ay meron tayong nakakalimutan. Ano yung nangyayari sa atin? Tayo po ay nagiging abala. Abala po sa negosyo, abala sa pag-aaral, lalo na ngayon, meron na po mga online classes, abala po tayo sa tinatawag natin pagkakakitaan, no? At dahil dito sa ating kaabalahan, ay meron nung nagsasacrifice. Ano yung nagsasacrifice na sa bilang mananampalataya? Ang tawag po doon ay panalangin. Kaya ngayong gabing pong ito, ang pag-usapan natin, ang title po ay Too Busy to Pray. No? Abala, masyadong abala na nakakalimutan na natin manalangin. Ang teksto po na pagbabatayan po natin ngayong gabing ito ay matatagpuan sa James chapter 5 verse 17 to 18. Sa Tagalog po, Santiago. James chapter 5 verse 17 to 18. Hayaan niyo pong basahin ko po ito pang sandali. At ganito pong sinasabi sa wikang Banyaga. Ito pong sinasabi. Elijah was a human being even as we are. He prayed earnestly that it would not rain. It did not rain. On the land for 3.5 years. Verse 18, again, he prayed and the heavens gave rain and the earth produced its crop. Diyos ang magpapala sa pagkabasa ng kanyang salita. Sandali po tayong manalangin. Let us pray. Aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, maraming maraming salamat po sa biyaya at pagpapala, pangangalaga, paggabay, paglayo sa anumang kapahamakan ng Panginoon at higit sa lahat, Panginoon, sa biyaya na patuloy mong binibigay sa bawat sa amin. Bagamat di kami karapat-dapat, kami iyong minahal. Salamat po Panginoon sa pagkakataong ito at meron kami pag-uusapan ng isang importanteng bagay na minsan nakakaligtaan namin manalangin. Mga Panginoon, itago mo ang iyong lingkod sa krus ng Kalbaryo upang ikaw madinig, makita at higit sa lahat Panginoon ay maranasan. Gawin mo akong tungtungan Panginoon. Ito ang samudalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sabi po ni Charles Spurgeon, isa po siyang dakilang takapagbigay ng mensahe at modelong pagdating sa preaching ay siya po ay isang kinikilala. Ang sabi niya po ay ganito, sometimes when we think we are too busy to pray, that is a great mistake. For prayer is a saving time. Ang sinasabi niya rito, paminsan-minsan daw po kapag sinasabi natin tayo abala, maraming ginagawa, no? Ay ito'y daw pinakadakilang pagkakamali ng isang mananampalataya. Sapagkat ito'y nagliligtas sa kapanahunan sa ngayon. Marami po, aminin natin hindi sa pagkakataong pong ito, ay tayo po'y nagiging abala dahil nga meron tayong kina-catch up o meron tayong inahabol. No? Maraming nawala sa atin sa loob ng 2-3 buwan na kailangan nating pagkakitaan ng tinatawag na pera. No? Sabi nga isang kakilala ko, pastor, nung ngayon ho, ay puro palabas ho yung pera. Ngayon po, ito po ay nangyayari sa atin na naghahabol tayo, nagiging abala tayo at ang tinatawag na at nakakalimutan natin yung kahalagahan ng tinatawag na panalangin. At minsan sinasabi natin tayo masyado ng pagod, maghapon nasa labas, so kailangan kumita ng pera, kailangan maghanap buhay, kailangan mag-aral, no? At nangyayari, yung ating tinatawag na regular prayer ay sometimes ay nawawala
ang tawag po ito ay regular intentional family or personal prayer. Pag sinabi pong intentional, sinasadya natin. Pag sinabi natin intentional, ay walang pwede makapag-usap sa iyo sapagkat kailangan mong manalangin. No? Hindi ko alam kung nangyayari pa rin ho sa atin ito na alam ng mga tao na hindi ka pwedeng kausapin, hindi ka pwedeng puntahan dahil alam nila ikaw ay mananalangin. O alam ba ng pamilya mo na meron kayong tinatawag na intentional prayer or devotions na buong pamilya ay nagpapasalamat at nararanasan at kinakausap ng ating Panginoon, o meron kayong tinatawag na special na lugar na doon kayo mag-uusap ng inyong pamilya, o na nandoon kayo sa salas, nandoon kayo sa kusina, nandoon kayo sa sasakyan na itinatalaga nyo itong panahon neto, itong lugar neto, na pagkakataon na walang makakaabala sa iyo kundi ang ating Panginoon. Ito po yung tinatawag na intentional prayer. Hindi ko alam kung meron pa, pero kung wala ho, lagyan po natin sapagkat nakakalimutan na po natin ito. Sa amin hong pamilya, ako si TJ, si Ruth Joy, at si Ate Beth, meron kami tinatawag na intentional prayer, no? At itong intentional prayer ay pinapanalangin namin ang aming mga mahal sa buhay, pinapanalangin namin kayo, pinapanalangin natin ang ating iglesia, pinapanalangin natin yung aming kalakasan. At paminsan-minsan sa amin ng pamilya, pag kami nananalangin, ay nagkakaroon kami na tawag na group hug. No, nag-aakapan ho kami at sinasadya ho namin ang pagkakataong itong manalangin. Dahil ito'y nasanay na, naging ginagawa na ng pamilya. Minsan, abala po ko, naamin ko, naging abala po. Ang nagpapaalala po sa akin minsan ay ang aking anak, si TJ o si Cyril. Family prayer na. No? Minsan kapag kami ay magkakasama, family prayer na, family time na. At talaga hinihinto namin ang aming ginagawa. Ano man namin ginagawa at binibigyan namin ng pagkakataon o panahon ang tinatawag na panalangin. And sometimes, we are often so busy that we lose sight of the importance of prayer kapag hindi po natin to ginagawa. Ano yung importance of prayer? No, gumagawa ang Panginoon, nagpapagaling ang Panginoon, nagbibigay ng biyaya ang Panginoon. No? At napakarami po na tayong malalaman, makukuha pagdating ho sa panalangin. Alam ito ng kalaban na ang panalangin po ay isang makapangyarihang bagay na kapag nakalimutan natin, hindi natin makukuha yung biyaya o yung pagpapala sapagkat hindi ka nakikipag-usap sa ating Panginoon. At ayaw na ayaw ng kalaban at siya ay natutuwa kapag nakikita niya na wala kang tinatawag na regular prayer. Saya sabi mo sa katabi mong mag-umpisa ka na magkaroon ng regular prayer. Ikaw din, mag-umpisa ka na rin magkaroon ng regular prayer, no? Kasi alam ng kalaban na napakaraming benepisyo kapag tayo nakikipag-usap po sa ating Panginoon. Na marami tayong makukuha ng pagpapala at biyaya kapag tayo ay nananalangin, at lalo kapag ito ay regular. Isang araw daw po, isang hari ang bumaba sa kanyang kinasasakupan. At meron siyang ginawa pala na isang pagsubok po sa isang komunidad. Ang ginawa niya, naglagay siya ng malaking, napakalaking bato sa gitna ng daan, at doon sa ilalim ng bato ay meron siyang inilagay. Malaking bato ho to, at nilagay niya yung importanteng bagay doon sa ilalim ng bato, at susubukan niya kung sino ang mag-aangat nitong batong ito. So ginawa ng hari, nag-assign siya ng isang kanyang tauhan at sabi niya sa isang tauhan, "Diyan ka muna, tignan mo kung sino yung mag-aangat ng bato na yan." Isang malaking pagsubok ito, titignan natin kung talagang masipag o mayroong tinatawag na kusang palo yung kanyang kinasasakupan. Ginawa nga po nung kanyang katiwala na siya huminto doon at tignan kung sino yung mag-aangat ng bato yun, yung malaking bato na yun. Marami nagdadaan doon sa lugar na yun na hindi pinapansin yung bato. Umiikot lamang sila, iniiwasan nila yung bato, ito man ay anumang profesyon, siya may engineer, siya may lawyer, siya man ay iba-ibang katauhan na nagdadando, pero walang pumapansin. Siguro nasanay na yung mga tao na mayroong bato doon, na okay lang kung kahit may bato doon, no? So, hindi nila pinapansin. Hanggang isang araw, mayroong isang tao na dumating doon at sinabi, "Ano kaya? Ba't kaya may bato rito?" No? So ang ginawa ng tao na yun, bagamat mabigat yung bato, binuhat niya ito, itinabi niya yung bato, at pagtabi niya ng bato, nagulat siya. Nakita niya, mayroong isang basket na ginto
doon sa batong iyon. Mga kapatid, mga kaibigan, sa panalangin po, may bato na nakaharang sa atin upang hindi natin makita yung inilagay ng ating Panginoon na biyaya at pagpapala. At ano yung bato na yung minsan sa buhay natin? Ito po yung ating tinatawag na kaabalahan. Ito yung tinatawag nating minsan pagod na ako, gusto ko nang matulog, no? At imbis na makita natin yung biyaya at pagpapala na yon na inihanda sa atin ng ating Panginoon, hindi natin tinatanggal. Nawawalan tayo ng intentional prayer. At ito yung bato na inilagay ng demonyo sa harapan po natin. Kaya sabi mo sa katabi mo, tanggalin mo na yung bato na yon. Ano man yung bato na yon, ito man ay katamaran, ito man ay pagkapaguran, ito man ay minsan nakakalimutan natin, tanggalin natin at makikita natin kung ano yung inihanda sa atin ating Panginoon. In short, busyness does not equal to spirituality. Yung pagiging busy po natin ay wala po tong kaugnayan sa pagiging spiritual life po natin, bagkos ito po ay nagiging hadlang. Hindi ko naman sinasabi huwag kayong maging busy, no? Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong kumita ng pera, no? Ang sinasabi ko po rito ay ang business ay ginagamit po ng kalaban upang hindi tayo magkaroon ng tinatawag na intentional prayer. Yung panalangin na dapat natin gawin. Ito po ay isang bagay na minsan po ay sabi natin nalulunod tayo dito. Ito isang bagay na sabi natin na importanteng tools ng kalaban yung tinatawag na business. At minsan kapag nangyari po sa buhay natin ito ay nagiging palagay na tayo, nasanay na tayo dito sa mga pangyayaring ito yung tinatawag na business. Ikaw man ay tatay, ikaw man ay asawa, ikaw man ay ina, ikaw man ay anak, ikaw man ay empleyado, na nakakalimutan na yung tinatawag na business, sapagkat kagaanong bato na yun, nasanay na sila. Nandun na yun sa buhay nila hanggang sa makalimutan na nila yung tinatawag na prayer. Kumbaga isa, nandun na. At pag nasanay na tayo, ay wala na. Tapos na. Hindi na tayo mananalangin. At kumbaga, madali na tayo nakumbinse na hindi importante ang panalangin, no? Tayo po mga tao ay isang nilalang na napakadaling makumbinse. Madali tayong ma-persuade. Isang araw daw po sa Amerika, ang pangalan niya po ay si George C. Parker. Hanggang sa ngayon po, kilala to si George C. Parker na isang tao na manloloko. Madali siyang makakumbinsi ng tao. Sabi niya, he is the greatest salesman ever born in the USA. Tanong niyo sa akin kung bakit to, no? Kasi ho, itong taong ito, napakadali niya mangumbinsi ng tao, kumbaga mabulaklak yung kanyang dila, na kahit ano ay kaya niyang ibenta. At ayon po sa history, and this is a fact, na kahit po tulay ay kaya niyang ibenta. Sa katunayan, ayon sa record, yung Brooklyn Bridge sa Amerika ay nabenta niya. Kahit po yung Statue of Liberty, naibenta niya. Kahit po yung Madison Square Garden, pag sinabi yung Madison Square Garden, ito yung ang equivalent po dito, yung Makati, na napakaraming building, naibenta niya yung buong Makati. So ito po yung bagay na napakabilis po, napakaganda, napakabulaklak ng kanyang dila at naibebenta niya. At nakagawa niya ito ng tinatawag na dokumento. In short, marami po siyang naloko, marami po siyang nakumbinse, marami po siyang nabentahan ng hindi naman dapat bilhin. At maraming ang nangyari ito hanggang siya ay nakulong. Sa kanyang pagkakakulong, tinanong siya ng kanyang mga kilala, mga prisoners, yung mga nakakulong din. Anong kinagawa mo? Bakit napakadali mong manloko ng tao? Napakadali mong mambola ng tao? Napakadali mong mambilog ng ulo ng tao? Ito po ang kanyang sinabi. Let me quote. Ang sabi niya ay, people are gullible and I could use it to my advantage. Ano ibig sabihin ng gullible? Ibig sabihin ng gullible, madali kang mabola, madali kang makumbinse na isang tao, no?
Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, kung si George Parker, alam ito na ang tao ay napakadaling lokohin, napakadaling bulahin, alam din ito ng demonyo. Alam niya na sinasabi niya, kailan maging busy ka, kailan maging abala ka. At alam po natin, bilang tao, at bilang kahit tayo mananampalataya na, marami po sa karanasan natin, tignan mo yung katabi mo, tignan mo yung nasa tabi mo, marami po sa karanasan natin, tignan mo kung matatawa sila, ang tayo po ay naloko na. Marami sa karanasan natin na tayo po ay nabola na. Marami sa karanasan natin na tayo inutangan ng pera pero hindi na nagbayad. Nabola ka na. Marami sa karanasan natin na tayo nakaranasan ng pagsisinungaling. Ito po yung ginagawa ng kalaban. Na busy ka, marami kang ginagawa, abala ka, at nakakalimutan mo na ang tinatawag na panalangin. Let me read again yung scripture text po natin. Ang sabi po doon, Elijah was a human being, even as we are. He prayed earnestly that would not rain. And it did not rain in the land for 3.5 years. Verse 18, again he prayed and heavens gained rain and the earth produced its crop. Tignan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi po ng Bible, Elijah was a human being even as we are. Siya din po ay tao. Taong natutukso, taong nanghihina, taong nagkakamali, taong nabobola, no? Taong nagkakasakit. Pero, binigyan niya ng halaga yung panalangin. Kaya sabi mo sa katabi mo, dapat ikaw din. O kaya sabi mo sa sarili mo, dapat ako din. Even under pressure, binibigyan niya ng panahon ang tinatawag na panalangin. Alam ni Elijah yung kahalagahan ng panalangin. Nakita ni Elijah yung kapangyarihan ng panalangin. Naranasan ni Elijah yung kapangyarihan ng panalangin. Kaya parati niya itong ginagamit. At inuutusan niya yung panahon upang umulan. Kitang-kita ni Elijah yung kapangyarihan ng panalangin. Kaya ginagamit niya ang panalangin. Ikaw rin, kapatid, kaibigan. Marahil nakakalimutan mo at dahil sa iyong kabalahan, dahil sa iyong tinatawag na pagod, dahil marami kang ginagawa, naghahabol ka ng panahon, nakakalimutan mo na yung tinatawag na intentional prayer. At dahil dito, tuwan-tuwa yung kalaban. Dahil hindi pa natin nakikita yung minamaximize yung potentials o yung binigay sa atin ng ating Panginoon dahil hindi tayo nananalangin. Nakita ito ni Elijah. Tinanggal niya yung bato na yon at nagamit niya yung kapangyarihan ng panalangin. Ikaw rin kaibigan. Marahil kailangan mong gamitin itong kapangyarihan ng panalangin. Panalangin mo yung negosyo, panalangin mo yung pamilya, panalangin mo yung sarili, panalangin mo na ilayo tayo sa anumang kapahama at kapangyarihan. Ipanalangin mo yung biyaya at pagpapala at anuman ang ginagawa natin, bigyan natin ng panahon ang panalangin. Pero pastor, paano ko to gagawin? Napakarami kong ginagawa talagang abalang-abala ko. I'll give you an example. Meron nung nakarecord sa Bible na apat na magkakaibigan na ang ginawa niya ng apat na magkakaibigan nito sa New Testament. Na isang kaibigan nila na may karamdaman ay dinala nila sa ating Panginoong Hesukristo. In short, itong kaibigan nito na hindi makalakad, no, halos sumuko na sa buhay, ay dinala nila itong apat na ito, binuhat nila ito at dinala doon sa ating Panginoon. Hindi aksidente, kaibigan, mga kapatid. Na yung kaibigan mo ngayon ay kaibigan mo. May dahilan kaya mo siya naging kaibigan upang dalhin mo sa Panginoon. Hindi aksidente na yung kaklase mo o yung kausap mo ngayon sa Facebook o sa online na schooling nakasama mo ngayon, may dahilan. Hindi aksidente na yung kapatid mo ngayon o yung pampinsan mo ngayon o yung nanay mo ngayon na sila yung kamag-anak mo, sila yung dalin mo. Pero pastor, yung sarili ko nga hindi ko madali. That is the secret of that one. You cannot bring somebody if you don't have the strength. Hindi mo pwedeng dalhin ang isang tao
o ipanalangin ang isang tao kung wala kang kalakasan. So anong gagawin natin? Kailangan meron ka munang kalakasan, kailangan unahin mo muna ang sarili mo pagdating mo sa panalangin. You must discipline first yourself to have that kind of prayer life. Umpisahan mo na na magkaroon ng prayer life. Ay, napakasarap po. Napakasarap tumulong sa kapwa. Napaka-importanteng tumulong sa kapwa at ikaw mismo ay magkakaroon ng kalakasan. Ayon po sa Psychology Today, ang laki ho ng benepisyo kapag tayo tumutulong sa kapwa. Ano yung mga benepisyo kapag tayo tumutulong sa kapwa? There are 5 benefits if we're helping our fellow men. Unang-una po, sabi sa Psychology Today, ito yung pag-aaral po nila. Ito ay ayon sa kanilang research. Ayon sa Psychology Today, ang isang benepisyo po, pag ikaw ay tumutulong sa iyong kapwa, you can live longer. Mas hahaba daw po yung buhay mo. Kung ang kamag-anak mo ay ang buhay lang 50, 60 years old, ikaw marahil ay 60 or magiging 80 or 90 years old. Hahaba daw po yung buhay mo. Bakit to? No? Kasi mawawala yung stress mo. Nakikita mo yung kalakasan. Pangalawa, mawawala daw po yung tinatawag na yung chronic pain. Yung sakit sa likod, no? Kasi makakaramdam ka ng kalakasan. Pangatlo, bababa din daw po yung blood pressure kapag ikaw ay tumutulong. Yung mga high blood dyan, no? Kailangan tumulong ka na, no? Importante pala ito. Pangatlo, magkakaroon ng tinatawag na positive behavior. Yung pananaw sa buhay, hindi na nega. Baka yung katabi mo puro nega, no? Magkakaroon ng positibong pamumuhay. Pang-apat, there will be a sense of purpose and satisfaction. Ay, kaya pala ako ang naging nanay nito, kaya pala ako naging tatay nito, kaya pala ako naging kaibigan nito, kaya pala ako ang kapitbahay nito. You will have a sense of purpose. Magkakaroon ka ng kalakasan if you will help somebody. Umpisahan po na po natin. Umpisahan na po natin na magkaroon tayo ng regular prayer to strengthen yourself. And when you strengthen yourself and you know the secret and the power of prayer, then you can start sharing this one. And when you start sharing this one, the benefit is for you. Para sa iyo din ito. Alam ito ng kalaban. Nahahaba ang buhay mo, mawawala stress mo, bababa ang high blood mo. At magkakaroon ka ng purpose sa buhay mo. Alam niya rin ito. Ayaw ng kalaban na humaba buhay mo. Ayaw ng kalaban na bumaba yung high blood mo. Ayaw ng kalaban na magkaroon ka ng purpose because you will have a lot of regrets. At ayaw ng kalaban na magkaroon ka ng positive perspective sa iyong buhay. There are a lot of things that you are missing if you don't pray and if you don't help other people to pray. Kaya lang, ginagamit ng kalaban yung business po natin. The treasure that we have if we share this one to our fellow believers or to your relatives or to your loved ones ay nawawala. Sabi ng isang kakilala kong pastor, meron akong lugar na kung saan napakayaman ng mga tao doon. Di sabi ko, this is a Forbes Park. Hindi. Di sa Ayala, Alabang. Hindi, pastor. Di doon. Eh, saan yung sinasabi mong mayaman na lugar? Nandoon lahat yung mga mayayaman. Sabi niya, sa sementeryo. Ha? Bakit? Bakit sa sementeryo? Eh, kasi, pastor, lahat ng kanilang nalalaman, lahat ng dapat nilang ibahagi, lahat ng dapat nilang ishare, ay dinala nila doon sa Ataol. Ay, mayaman yung lugar na yun. Mga kaibigan, mga kapatid, huwag na natin dalhin sa libingan, huwag na natin dalhin sa Ataol. Yung ating nalalaman, ibahagi mo na ito. Yung iyong nalalaman na kapangyarihan ng panalangin, na iyong nalalaman na kapangyarihan ng biyaya, no? I-share mo na ito. Dahil huwag mo na ito sa libingan. Let's face it, no? We live in a community. Dito po sa phase 4E, it's a community that we can share. But of course, when you share,
ingat po tayo, no? Dahil uso pa rin, meron pa rin yung COVID, no? Magugas tayo ulit, nandun pa rin yung hygiene, magugas pa rin ang kamay, no? Pero you can share it to through text, you can share it to Facebook, you can share it to sa online, you can share our online worship service, you can share our online Vesper, no? Keep on sharing, because we live in a community, and most importantly, since you live in a community, you can learn from one another. Hindi mo alam, meron kang natututuhan din sa iyong kapitbahay. Meron ka rin natututuhan sa na pagluluto. Meron kang nalalaman. At ito po'y nangyayari din po sa ating care group. We can learn from one another. Ay, ganun pala si brother, ganun pala si sister, no? Magamit ko kaya ito, yung kanyang natututuhan sa Bible. Even I, as a pastor, meron po ako natututuhan kapag meron kayong sinishare sa Facebook. Ito po'y binabasa ko. Meron akong nalalaman. Life is a continuous learning. We learn from one another, especially when we attend a care group, no? Isang araw daw po, tatlong magkakaibigan ang nag-camping. Dahil pwede na silang lumabas ng bahay, napagkasundo ng magkakaibigan. Hindi kaya tayo mag-camping. Pumunta tayo sa isang lugar na walang tao, no? Punta tayo sa isang lugar na tayo lang tatlo, no? So, napagkasundo natin ng magkakaibigan. Sige, mag-camping tayo. Sa kanilang paglalakad sa loob ng forest, no? Napunta sila sa isang lugar na malakas yung alon ng ilog. Eh, gusto nilang tumawid doon sa alon ng ilog na yon. So, itong tatlong magkakaibigan na to, sabi niya, let's pray para makatawid tayo doon. So, isang kaibigan niya na nalangin, Lord, bigyan mo naman ako ng kalakasan para makatawid doon sa kabilang ilog na ito na napakalakas ang alon. Aba, akalain mo sumagot ang Panginoon. Binigyan siya ng malaking muscle at napakalaking paa para makatawid doon sa lugar na yon. So, ginawa niya, nung nakita niya meron na siyang malaking muscle, malaking paa, lumangoy siya. Aba, nakalangoy. Yung nga lang, sa lakas ng alon, muntik na siyang malunod. Pero nakatawid pa rin siya. Nakita ito ng kanyang kaibigan. Sabi ganun, Lord, bigyan mo naman ako ng kalakasan din. Pero, bigyan mo naman ako ng tools para makatawid. Ba? Sumagot ang Panginoon. Pagsagot ng Panginoon, lumaki yung kanyang muscle, lumaki yung kanyang paa, at binigyan pa siya ng bangka. Pagkabigay sa kanyang bangka, tumawid siya doon sa ilog na yun. Pagtawid niya sa ilog yun, nakatawid siya. Pero matagal bago siya nakatawid kasi nga malakas yung alon. Yung pangatlong kaibigan, nakita niya ito. Yung unang niyang kaibigan, nakatawid pero hirap, muntik na lalunod. Yung pangalawang kaibigan, nakatawid pero matagal bago nakatawid dahil sa lakas ng alon. Natuto. Ang sabi niya, Lord, bigyan mo naman ako ng kalakasan at bigyan mo ako ng tools para makatawid. At hindi lang kalakasan at tools, bigyan mo, Panginoon, ng karunungan. Aba, sumagot ang Panginoon. Pagsagot ng Panginoon, naging babae siya. Naging babae. Kasi puro mga lalaki yun. Naging babae siya. Kasi nagingi siya ng karunungan. At binigyan siya ng tools. Ano yung tools? Binigyan siya ng mapa. Doon sa mapa, nabasa niya na hindi kalayuan, few meters away, may tulay. So, pinuntahan niya yung tulay niya, tumawid siya, ang napaka-easy. Mga kaibigan, mga kapatid, ang buhay po natin bilang mananampalataya, it's a journey. Not alone, but together, and we learn from one another. Kung nakikita mo na merong kapangyarihan doon sa iyong kasama sa care group, yung panalangin, do it. Kung nakikita mo doon sa isang kasama mo sa care group na sumasagot ang ating Panginoon sa kanilang panalangin, gawin mo ito na merong intention, regular na panalangin. At huwag po tayong ihinto pagdating po sa care group. Sabi nga sa Hebrews chapter 10 verse 25, ang sabi doon, not giving up meeting together as some are in the habits of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day is approaching. Panalangin po ang isang importanteng bagay na dapat nating unahin sa pang-araw-araw po nating buhay. So James chapter 5 verse 13, ang sabi po doon, is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing song. Ito po yung unang text
bago po dumating po sa text natin, binigyan po ni James ang kahalagahan ng panalangin. Intentional praying. Don't let the devil stop you, even slow you down. Pagdating po sa panalangin, praying is very essential po sa ating buhay. Panalangin po. Isang araw daw po, merong apat na magkakapatid na nag-aral sa malayong lugar. At sabi nila, dahil nakatapos na ng engineer, ikaw nakatapos na ng law, ikaw nakatapos na ng business, na tayo nagtatrabaho na, maganda yung negosyo na natin, tuwi tayo sa ating tahanan ngayon, at re-regaluhan natin ang ating nanay. Ah, ako nga, gusto ko regaluhan siya ng magandang kotse. Ako, gusto ko siyang bigyan, isa namang kapatid. Ako, gusto kong bigyan siya ng magandang bahay. Isang kapatid, ako, gusto ko siyang bigyan ng isang home theater na napakaganda. Ang isang kapatid, sabi niya, ang nanay natin magaling magbasa ng Bible at di na siya makabasa ng Bible dahil malabo na yung kanyang mata, bibilang ko siya ng parrot. Na magaling at tinuruan ng mga pastor for 20 years, oh, for 15 years itong parrot na ito para makapag-memorize ng Bible. Sabihin mo lang yung John 3:16 o anumang text, anumang sasabihin niya sa'yo, may memorize niya. At yun lang, napakamahal itong parrot na ito. Pero di bale, okay lang kahit mahal itong parrot na ito. So umuwi nga sila, binigay yung bahay, binigay yung kotse, binigay yung home theater, binigay yung parrot doon sa nanay nilang matanda na. Ang sabi ng nanay nila, after few months, ang sabi ng nanay nila, Pedro, yung bahay na binigay mo sa akin na napakalaki, ang ganda-ganda niya. Kaya lang, ang nagagamit ko doon ay yung kwarto ko lamang at kusina. Hindi ko siya mapuntahan. Dahil mahina na yung aking tuhod, hindi na ako masyado makapaglakad. Pero salamat sa bahay na binigay mo. Jose, yung binigay mo sa aking kotse, hindi ko rin magamit yung Mercedes-Benz. Bakit? Kasi yung mga groceries, dinideliver na sa bahay ngayon. Kaya wala, hindi ko naman siya mapuntahan. Ikaw naman, Mario, ibinigay mo sa aking home theater. Hindi ko rin siya magamit, pero salamat sa home theater. Kasi yung meron sana akong gusto mga kumari ko o yung mga kakilala ko, eh gusto ko sila imbitahin. Kasi mga patay na silang lahat. Hindi ko rin ma-enjoy. Pero okay rin yung niregalo sa akin ni Kiko. Yung ginawa ko doon sa binigay sa akin ni Kiko, dahil minsan nagugutom ako, salamat Kiko sa manok. Ginawa ko siyang tinolang manok. Ang sarap, no? Mga kapatid, mga kaibigan, bagamat maganda yung regalo sa kanila, sa kanya ng kanyang anak nitong nanay nito, hindi niya rin nagamit ang ating Panginoon. Merong ibinibigay sa atin na magagamit natin anuman ang edad natin. Ito yung panalangin. Use the prayer that God has given to us, that God have taught us. Nakita ito ng mga disipulo, yung kahalagahan, importansya ng panalangin. Life is complicated. Masyadong masalimuot ang buhay. We need help. Importante yung panalangin. Gamitin natin to sa ating negosyo, sa ating katanungan sa ating buhay, sa ating pag-aaral, gamitin natin to. Sa ating schedule sa buhay, gamitin natin to. Sa ating hanap buhay, gamitin natin ito. Marami-ramay kang mga katanungan, marami kang kalituhan, gamitin natin itong panalangin nito. Isang araw daw po sa mag-asawa, nagse-celebrate ng 60 wedding anniversary. At nagulat yung mga tao, sabi niya, 60 wedding anniversary, ano ang sikreto niyo kung bakit nagtagal kayo sa isang komplikadong relasyon na bilang mag-asawa? Ang sabi ng mag-asawa ay ganito, sumagot yung lalaki, magbuhat ng kami ikinasal, nagkasundo kami, na pagdating sa major decision, ako ang masusunod, sabi ng lalaki. Pero pagdating sa minor decision sa bahay, of course yung misis ko ang masusunod. At dahil dito, alam namin yung major decisions, alam namin kung sino magdi-decide, alam namin kung sino yung minor decision, kung sino magdi-decide, nagkasundo kami. Hindi kami nag-away ni minsan. Dahil alam namin kung sino ang magde-decide. Talaga? Yes, because married life is very complicated. And since then, we never make a major decisions. We always make a minor decisions. Kaya pala nagtagal ang kanilang buhay, mag-asawa. Mga kapatid, mga kaibigan,
sa buhay natin bilang mananampalataya. It's a very complicated life. Marami tayong kalituhan, marami tayong sabi natin katanungan, marami tayong mga pangyayari sa buhay o busyness sa buhay natin. Prayer is a minor decision na iniiwasan ng kalaban na gawin natin. Let's do it. Let's have an intentional prayer. Let's have a time, a place, and make use of the powerful tools na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Huwag nating kalimutan itong panalangin ito na napakahalaga, at huwag nating bigyan ng pagkakataon na yung kalaban natin na matuwa dahil hindi tayo nananalangin. Let's make it regular. Let's make it intentional. Our Lord Jesus Christ have died for us. Nanalangin para tayo magkaroon ng connection sa ating Amang nasa langit. Malaking sakripisyo ng ating Panginoon na siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon lang tayo ng connection sa ating Amang nasa langit. It's a big investment na binigay sa atin ating Panginoon Jesus. Yes, we're busy, but let us continue to pray and make it regular and intentional. Let us pray. Aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, patawarin mo kami. Lord, yes, we are busy at nakalimutan namin, Panginoon, na magkaroon ng intentional family and personal prayer. Nawa, Panginoon, maibalik namin ito, maging regular sa aming pamilya, sa aming mga minamahal sa buhay, at maibahagi namin, Panginoon, ang kahalagang ito. Upang kami mismo, Panginoon, ay magkaroon ng kalakasan pagdating po sa panalangin. Upang kami mismo, Panginoon, ay maibahagi namin ang kahalagahan ng panalangin. Panginoon, maraming salamat po. Tinatyaga mo kami, kinakausap mo kami, naghahayag ka sa amin sa magitan po ng panalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal at ginawa mo, Panginoon, ng paraan upang kami makapag-usap ng diretso sa aming Amang nasa langit. Binuwis mo ang iyong buhay upang magkaroon kami ng communication sa aming Amang nasa langit. Lord, maraming salamat sa iyong pagmamahal, sa iyong pag-ibig na patuloy na ibinibigay sa amin. Lord, we continue to pray also for our family, for our loved ones. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong itong ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. At patuloy ka, Panginoon, nakikipag-usap sa amin sa magitan po ng panalangin. Lord, thank you. Thank you, O God, for giving us the power of prayer. Thank you, O God, as you continue to bless us, to give favor unto us. Lord, we continue to pray for our church. We continue to pray, Lord God, for ourselves. We continue to pray, Lord God, for our loved ones. Lord, we continue to pray for our work, for our study, for our families, for our children. Lord, you have a great plan for each one of us. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Panginoon, salamat po sa patuloy mong pangangalaga, pag-aruga, paglayo sa anumang kapahamakan at kapangyarihan sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, patuloy mong pinibigyan ng kalakasan ang bawat pastor, ang bawat mananampalataya na ginagamit mo, Panginoon, upang maihayag ang iyong salita, maihayag ang iyong pagmamahal. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong binigay mo sa amin upang mapalago ng iyong iglesia dito sa lupa. Lord, salamat po, Panginoon, at matatapos na yung church na yung ipinagkatiwala sa bautis sa amin. Lord, salamat po sa buhay ni Tito George, sa kanyang katiyagaan, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang dedication, sa kanyang, Panginoon, commitment, at sa kanyang mga kasamahan dito, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa iyong mga provisions sa bawat pamilya po ng high praise. Lord, as they give, as they return back the tithes and offering, Lord God, I pray and I declare, O God, that you continue to bless them, continue, Lord God, to give favor unto them, continue, Lord God, to provide that richness you have promised to each one of us, and that abundant life. Lord, I pray, yung mga negosyo, Panginoon, na kanila itinatayo, kanila, Panginoon,
na pinagkatiwala sa kanila. Lord, give them a good paying customer. Enrich them, O God. Ganun din po, Panginoon, sa mga naghahanap buhay. Lord, salamat sa mga naghahanap buhay nito, because right now, O God, you will give them promotions after promotions, O God. Bagamat sa ngayon, Panginoon, hindi nila nakikita yung promotions na ito. Right now, O God, I declare that you promote them. Bigyan mo sila, Panginoon, ng patuloy na biyaya na nanggagaling sa iyo. Continue, Lord God, to cover us with your blood and with your Holy Spirit. Continue, Lord God, to protect us in this deadly virus. And you are more powerful, O God, than this virus. Salamat po, Panginoon, that we're praying to a living God, not to a dead God. Salamat po, Panginoon, sa mga pag-asa na patuloy mong binibigay sa bawat sa amin. Lord, we are overwhelmed of your love that you continue to give unto us. We are overwhelmed of God, of your mercy, of your grace that you continue to give unto us. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan na patuloy mong binibigay sa bawat sa amin. At hinaharap namin, Panginoon, ang bawat pagsubok, ang bawat kabigatan, ang bawat nararamdaman namin na hindi maganda, na hindi nag-iisa, kasama ka namin, Panginoon. Ikaw, Panginoon, aming tagapagtanggol. Ikaw, Panginoon, aming bubong. Ikaw, Panginoon, aming pader. Ikaw, Panginoon, aming saligan. Ikaw, Panginoon, ang nagpo-provide sa bawat isa amin. Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos. Salamat po, Panginoon. Lord, you are God that we will continue to worship, serve, and we believe, O God, you will answer all our prayers beyond what we ask for, because you are a God of impossible. In this we pray, in the most precious name, the most mighty name of our God, of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. The Lord bless you and keeps you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. Go and make disciples and have that intentional prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen.